God. Like a rose trampled on the ground and thought of me above all. Sino ba yung mga above all na yon? Sino ba yung tinukoy na yon na thought of me above all? Tayo ba yon? Tayo ba yon? Taas nga yung kamay na alam nila na si Kristo ay namatay para sa kanila. Amen. Like a rose trampled in the ground and thought of me above all. Amen. Maganda po ang napanood nating drama concert. At ito po yung sustansya nito. Kung hindi natin papansinin, ang ibababang mensahe sa inyo, mawawala ng kabuluhan ang inyong napanood. Amen po ba tayo doon? Okay, praise God. Alam nyo, may tuturing na napakapalad natin. Amen? Kasi maririnig natin yung magandang balita ng kaligtasan, concert, nakaupo, may aircon, may Jollibee pa. No? Yung iba na sharean ng gospel, ng magandang balita ng kaligtasan, sa ICU, naranasan ko na mag-share sa ICU. No? Sa bingit ng kamatayan, sa ospital, sa kulungan, no? Sa park, meron naman sa CR daw nag-share ng gospel. Pero tayo, palakpakan natin ng Lord sa kabutihan niya at maririnig natin ang magandang balita ng kaligtasan dito, no? Sa gitnang silangan. No? Sabi sa Lucas, sabi ng mga tao doon ay sila'y namangha, no? At nagbigay puri sa Diyos sapagkat they have seen a remarkable thing that day. Sila'y manghang-mangha at nagpuri si Diyos sa kanilang nakita at narinig, no? At ang sabi doon ng Panginoong Hesus, no? Sa madla, ang sabi niya doon ay hindi niya tinawag ang mga mabuti kung hindi masama para magsisi. At ang sabi pa niya doon ay hindi kailangan ng malusog ang doktor kung hindi yung mga may sakit. No? Ang tinatawag niya ay yung mga katulad ni Apostle Buddy na pogi. O sino dito yung pogi? Doon sa tema ng istorya, ha? Doon sa tema ng istorya, sino dito yung parang kabady na pogi? Sino dito yon? No? Kung ayaw niyo umamin, mas basahon pa tayo kay kabady. Mas pogi tayo sa kanya. Amen ba tayo doon? Amen. To God be the glory. No? May isang kwento sa Biblia, ang sabi doon ay may isang mayaman at naghanda siya ng piging. At ang sabi niya sa kanyang katulong ay tawagin mo na yung mga inimbita. So yung mga inimbita ay hindi dumating, nagkaroon ng excuses. At nagalit yung mayaman na master. Ang sabi niya, sige, pumunta ka sa liwasang bayan, pumunta ka sa mga iniskinita, at yayain mo yung mga mahirap, yung mga dukha, mga pingkaw, bulag, at pilay. At ang sabi ng alipin, ginawa ko na po yun. Pero nakita ng master na maluwag pa. Sabi niya, ang gusto ko sa aking bahay ay puno, house full pack. Kaya sabi niya, sige, labas pa. Pumunta ka. No, sa mga lanes, pasukin mo yung mga bakuran at pilitin mo sila. I believe kayong lahat ay hindi pinilit. Amen ba tayo doon? Walang napilitan. Pero I believe, tuwang-tuwang ngayon ang Panginoong Hesus sapagkat punong-puno ang lugar na ito. House full pa. Amen? God is good. Gusto niya ang kanyang bahay ay puno. At siya'y tuwang-tuwa. Pero mas matutuwa siya kung ang lahat ng nandito ay makikita niya sa kanyang kaharian doon sa langit. Sino yung gustong makapunta roon? Taas ang kamay. Amen. Praise God. No? Katulad ni Apostle Buddy, nagsisi siya, humingi ng tawad. Amen? Ang sabi sa Biblia, sa banal na kasulatan, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang manampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pag sinabi mapahamak, impyerno yun. And I believe, ayaw niyo yung mapahamak, ano po? Ayaw niyo ba mapahamak? Amen. Ang gusto natin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Amen ba tayo doon? Amen. Amen. At ang sabi rin sa Biblia, ang lahat ng tao ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At ang sabi pa doon, ito yung masakit, ang kabayaran ng kasalanan
ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Sa Kanya lang pala matatagpuan yung buhay na walang hanggan. Gusto niyo ba ng buhay na walang hanggan? No? Ang sabi ng Panginoong Jesus, I am the way, the truth, and the life. Hindi kayo makakarating sa Ama maliban sa akin. Ibig sabihin, kailangan natin siyang tanggapin bilang personal na Panginoon at tagapagligtas. Gusto niyo ba yon? Amen. Gusto niyo ba yon? Amen. Taas po ang kamay ng gusto nun. Amen? Praise God. So, simple lang po ang gagawin natin. No? Nalaman natin na ang Panginoong Jesus, inalay niya ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Tinubos tayo ng kanyang banal na dugo. Kanyang buhay, kanyang banal na dugo ang pinambayad sa ating mga kasalanan. At ako'y labis na mga nagpapasalamat, sino ba dito yung mga ginamit ng Panginoon para mag-imbita ng mga kaluluwa? No? Taas nga po yung mga tao na yon na ginamit ng Lord na mag-imbita ng mga kaluluwa para sa kaharian ng Diyos para makapanood nito. Taas nga po ang taas ang kamay. Tayo nga po tayo. Tayo, tayo. Amen. Tayo po yun. Yung mga nag-imbita, sige po, huwag kayo mahiya. No? Sapagkat nagpapalakpakan ng mga anghel doon sa kalangitan. Sige po, lahat po nang nag-imbita. Tayo, tayo po. Doon po sa pating likod. Ayan. No? Okay. Ayan. O, huwag po kayong upo, mga kapatid. Sige po. Ayan. Yun naman pong naimbitahan ang tatayo. Huwag po kayong upo. Yun naman pong naimbitahan. No? Ayan. Tayo po tayo lahat. Yung mga naimbitahan. Praise God! Palakpakan natin ang Panginoon. Amen! Amen. Sige, tayo lang, tayo lang. Yung mga naimbitahan. Ayan. Sige po, tayo lang. Ayan, tayo lang. Ayan. So, ganito ang gagawin natin. I believe kayo ay nasa, ang nag-imbita sa inyo ay na under na isang sector. Palilibutan kayo ng sector na yon kung saan sila, kung sino yung nag-imbita. Amen po ba tayo doon? No? So, tumayo po ang lahat. At papalibutan natin yung ating mga inimbitahan ng inyong mga sector-sector. Sige po. Ayan. Al Harbi. Sige. Southwest 1. Dito, palibutan nyo. Ayan. Lahat ng mga naimbitahan. At palilibutan kayo ng kapatiran. Lahat po kayo dyan. Sige po. No? Para yung itatanim na salita sa kanila ng Panginoon ay hindi maagaw ng kaaway. Alam natin yung kwento, di ba? No? Maraming nakarinig na salita ng Panginoon pero inagaw ng kaaway at hindi na natin nakita. So ang gagawin natin ay papalibutan natin sila. We will secure the perimeter. Sige. Yan. Kung gusto nyo, lumabas kayo sa silya para mapalibutan sila ng gusto. No? This is a prophetic gesture na talagang tayo magsasama-sama hanggang kalangitan. Sige po. No? Palibutan natin sila. Yan. Yan, napakagandang pagmasdan. No? Ipagpe-pray natin sila. Yan. So, nakapwesto na po ba? Diyan, okay na? Napalibutan na? Amen. Okay. Amen. Sige po. Maghawak-hawak kayo ng pangkamay, palibutan nyo yung inyong naimbitahan. Sige po, sige po. Yan. Sige po, sige po. Yan. Oh, lahat ng bago, pumwesto kayo ng maganda at palilibutan kayo, ipapanalangin kayo. Amen? Okay. O, so ganito po ang gagawin natin. Ano po? Nasaan yung mga alam? Amen? Nandun yung iba eh. Okay na po? Okay na? Okay, listen to me. Ganito ang gagawin natin. O, lahat po ng mata, tingin po muna dito. Ako po yung mananalangin. Amen? Kung tawagin ito ay prayer of acceptance. At ito rin yung sarili nyong panalangin na nanggagaling sa inyong puso. Amen po ba tayo doon? Naiintindihan po ba natin? Pero tatanungin ko muna kayong lahat. Tinatanggap nyo ba si Jesucristo bilang Panginoon nyo at tagapagligtas? Amen! Handa nyo ba ang talikuran ang inyong kasalanan at ang inyong lumang buhay? Amen! Praise God! O sige, ako po'y mananalangin. Sasabay kayo sa akin. Vocally, amen po ba tayo doon? Sasabay kayo sa akin ng malakas. Okay? Na iturin yung sarili nyo panalangin na nanggagaling sa inyong puso. Okay ba tayo doon? Okay. So praise God, no? Susunod po kayo sa akin. Ayos na po, ayos na. Praise God. Okay. Okay.
Ulitin ko po, kayo po'y susunod at ituturing niyong sarili niyong panalangin. Okay, tayo po'y mag-umpisa na. Tayo pong lahat ay pumikit. Amang nasa langit, sa pangalan po ng Panginoon at patnubay ng Banal na Espiritu, maraming marami pong salamat at dinako mo ang aking pangyapak sa lugar na ito. Nakapanood ako ng magandang drama na may awit na nagbibigay luwalhati sa iyo. At ang aking nalaman na ikaw pala ay napakabuti na binayaran mo ang aking kasalanan ng iyong pananatuko ng iyong buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya't narito po ako, nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat ng aking nagawang kasalanan simula nung ako'y magkaisip at hanggang sa mga oras na ito. At salamat po, Panginoong Jesus. Ako'y tinubos mo ng iyong banal na dugo. Salamat sa kapatawaran ng aking kasalanan. At simula ngayon, lagi kong uusalin na ikaw, Hesukristo, ay tinatanggap ko bilang personal kong Panginoon at tagapagligtas. At maraming maraming pong salamat sa regalo mo sa akin, buhay na walang hanggan. Maraming pong salamat. At ang aking pangalan ay nasulat sa aklat ng buhay. Simula ngayon, ikaw na ang maghari sa akin. At patuloy akong gabayan ng Banal na Espiritu upang malakaran ko ang iyong kalooban. Napakabuti mo, Ama. Salamat po. Ama, narito po ang mga kaluluwang ito. Pinagkakatiwala ko sa iyo. Ang sabi mo, Panginoong Jesus, ang sinumang nasa iyong kamay ay hindi maaagaw ni sinuman. Kaya't narito po sila, nilalaga ko sa iyong dakila, makapangyarihan, mapagpalang kamay, Panginoon. Salamat po sa regalo mong buhay na walang hanggan sa amin. Salamat po sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Salamat po sapagkat simula ngayon, gagabayan na kami ng Banal na Espiritu. Patangi kong dalangin, Panginoon, na ang aking mga kapatid na ito ay patuloy na pabor ang kanilang mararanasan. Maranasan nila, Panginoon, ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig, Panginoon. Bless them, bless the work of their hands, O God. And I declare prosperity, good health, and long life in the mighty name of Jesus. Salamat po, Ama, sa ipulat ang kapurihan, sa pangalan ng Panginoong Jesus, at sa patuloy na patnubay ng Banal na Espiritu. At ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Praise God. To God be the glory. Parang mahina yung panakpak. Itasya natin ang ating kamay at panakpakan ang itong Panginoon. Yes, Lord. Sabi natin, thank you, Lord. I love you, Lord. Amen. Praise God.